Hey guys, kumusta kayo? Kung bago lang kayo dito sa channel ko, ako pala si Jane, an OFW here in Bangkok, Thailand. Panibagong araw, panibagong video na naman ang makikita nyo sa channel ko. Kung napansin nyo guys, finally may intro na ako. Gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang mabait at gwapo kong kulig na siyang gumawa ng aking intro. Maraming salamat sa iyo, Nick, sa suporta at sa oras na inilaan mo sa paggawa ng aking intro. May God bless you more. In today's video, gusto kong i-share sa inyo ang do's and don'ts when traveling in Thailand. Mahalagang malaman natin some of the basics of Thai culture para alam natin kung ano yung i-expect natin pagdating natin dito sa Kingdom of Thailand. Nakakatulong din ito para mas lalong maintindihan natin ang Thai people and Thai language. Kaya tara, umpisahan natin sa do's. Sa Pilipinas, pinapakita natin ang respeto natin sa nakakatanda sa atin sa pamamagitan ng pagmano. Dito sa Thailand, showing respect is accompanied by the gesture known as why. Thais, why at the temple kapag nagdarasal sila? They why to greet others? They also why to say thank you and to say goodbye, and sometimes they why kapag nagsusorry sila. Actually, there are 3 levels of why. Umpisahan natin sa pinakamataas na level. Level number 1, to pay respect to monks, Buddha images, and sacred places. Level number 2, to pay respect to parents, teachers, boss, or anyone older than you. Level number 3, to pay respect to friends, colleagues, or to a person of same status. Actually, yung level number 3, yun ang pinaka-basic na why. Pwede mong gamitin yun kapag hindi mo alam ang status ng isang tao na gusto mong bigyan ng why. Thai society is based on Buddhism. Thais are all about being respectful and polite even when greeting a stranger. Kaya mahalaga na malaman natin how to greet a local in their language. The king and his royal family are truly admired by the Thai people. Makikita nyo kaagad ang mga larawan ng hari kahit saan pagdating nyo dito sa Kingdom of Thailand. Thais regard their king as a symbol of righteousness and even a father figure. Para sa inyong kaalaman, bawal magsalita ng hindi maganda sa hari nila, or else you will be in trouble. Siguradong makakakita kayo ng maraming monks during your stay here in Thailand, both inside the temples or outside, kagaya ng streets, buses, BTS stations, markets, and even festivals. Monks are highly respected in Thai culture, and disrespecting them is a huge no-no. Bawal i-touch ng mga babae ang monks or umupo sa tabi nila or malapit sa belongings nila. May mga designated seats din ang mga monks sa public transportations. Kung nakita mo sila at walang available, you need to offer your seat to them. Isa sa mga tourist attractions dito sa Thailand ay mga temples. Temples are considered holy places hindi lang dito sa Thailand, maging sa ibang bansa. When visiting temples and royal palaces, you are expected to dress appropriately, which means modestly and respectfully. Bawal magsuot ng mga damit above the knee, tight leggings or pants, bare shoulders or sexy dresses. At kung nandoon na kayo sa temple at hindi kayo papasukin ng dahil sa damit nyo, huwag kayong mag-alala. May mga nagbebenta ng damit sa labas, pwede kayong bumili at magpalit. When visiting buildings and houses, you are expected to remove your shoes. Shoes have come into contact with the dirty ground outside. You need to remove your shoes before you enter a temple, Thai person's house, small shops or boutiques, or even clinics. Kapag nakakita kayo ng sapatos sa pintuan or entrance, you need to remove your shoes as wearing shoes inside is considered as ill-mannered. Dito sa Thailand, maririnig nyo ang national anthem nila araw-araw.
8 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. It is played on TV, radios, schools, and other public places such as BTS stations and markets. Humihinto ang lahat sa mga ginagawa nila at tumatayo hanggang sa matapos ang national anthem. This is their way to show respect to their country. Smiling is rooted in Thai culture. That's why Thailand is so called the land of smile. Thais are friendly people and smile is their way to show respect to others. Kaya kapag ginitian kanila, kailangang ibalik mo ang ngiti sa kanila. So yan ang mga do's dito sa Thailand guys, and let's go sa don'ts in Thailand. Sa Pilipinas, kapag naglalambing at yumayakap ang mga bata sa atin, hinahawakan natin ang ulo at buhok nila. Dito sa Thailand, it is offensive to touch a person's head or hair. Head is considered as sacred and the cleanest part of the body. Kaya you should not touch a person's head or hair. Kung ang ulo ay considered as sacred at ang pinakamalinis na parte ng katawan ng tao, ang paa naman ang pinakalowest at ang pinakamaruming parte ng katawan ng tao. Sa Pilipinas, kuminsan, pag marami tayong dala, tinutulak natin ang pintuan o ibang bagay gamit ng paa natin. Pero dito sa Thailand, it is considered rude and you should not do at all costs. Do not raise your feet higher than someone's head. Huwag din ipatong ang paa sa mesa or upuan. Or hold the door with your foot or using your feet in replacement of your hands. Huwag na huwag nating gagawin yan dito sa Thailand. Pointing at someone here in Thailand is a big no-no. Do not point a monk or images of royal family. Or as a general rule, do not point at a person. Instead, lift your chin into the direction of a person. When things go wrong, do not get angry, raise your voice, or show strong emotions. This is frowned upon in Thailand. Instead, keep calm, smile, and you'll be respected for doing so. So that's it guys, yan ang mga do's and don'ts dito sa Thailand. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Please like, share, subscribe, and please don't forget to hit the notification bell na din para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye!